may natagpuan silang ginto, treasure, Yamashita treasure sa loob ng kuweba. Totoo kaya itong kanila pong natagpuan? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga ka-treasure hunter, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic tungkol po sa Yamashita treasure hunting. At ito nga ay ang videong ito na naipadala sa atin ng ka-treasure hunter na nagtatanong kung tunay nga ba daw itong video na ito na kung saan may natagpuan na mga bari-baritang ginto na may mga nakaukit pa na Swiss gold, no? At ito ang pinaka-topic na atin pong isi-share sa inyo. I-analyze po natin kung gaano po katotoo itong kanila pong natuklasang bari-baritang ginto na ito na nasa loob mismo ng kuweba. Pag-uusapan po natin ito kung talagang legit ito o hindi. Kaya napakahalaga po ang atin pong topic na isi-share sa inyo. Kaya tutok po kayo, mga ka-treasure hunter, sapagkat ito ay magbibigay sa atin ng idea para hindi tayo maisahan, hindi tayo mapiki ng mga nagbebenta ng mga gold bars, no? Na kung saan posibleng piki, posibleng hindi totoo. Kaya napakahalaga po itong atin pong pag-uusapan ngayong topic. So mapapansin natin na may mga naka-file talaga na gold bars, no? Ang lalaking gold bars itong kanila pong ipinakita sa video. At sa umpisa, makikita natin na ito ay kuweba sa labas. Legit talaga na kuweba, no? So nang pumasok sila sa loob, may makikita pa tayong mga design sa gilid na mga yung mga crystal na nagpapatunay na yan po ay legit na kuweba talaga. At may nakita tayong bantay sa gilid, posibleng mga kasamahan nila ito, yung mga treasure hunter, itong mga nasa gilid na nasa bunganga ng kuweba. Pumasok sila sa kuweba, makikita natin may mga tulis-tulis pa ng mga kristal na nadidevelop po yan sa loob ng kuweba sa tagal ng panahon. So legit po yung kuweba na yan. So pagpasok sa loob na yan ay may makikita tayong parang mga kwarto-kwarto dyan sa loob na naibidyo, no? Naibidyuhan. Yung dinaanan nila ay masasabi nating legit talaga yan na cave. Yung lugar na yan, posibleng yan ay nasa kabundukan po ito, no? Sa taas ng kabundukan o sa gilid ng kabundukan, sapagkat ito nga ay legit na kuweba. At sabi nila bunker daw ito, narinig natin yung usapan. Isang bunker. Ang bunker, yun po yung mga pinagtataguan ng mga Japanese or mga Amerikano na pinaglagyan po ng kanilang mga kagamitan, no? At doon sila naglulungga, yung bunker na sinasabi, hideout ba. So yun, sa loob nung napasok ay may kwarto, no? At makikita natin nga naka-file dyan yung mga napakalaking gold bars. Narinig natin ilang kilo yun, may 75 kilos daw. Mayroong 75 kilos na bari-baritang gold bar, no? Maniwala ba tayo na 75 kilos yan ng ganyang kalalaki? O baka 20 lang yan mahigit kung ganyan kalalaki. So hindi pa natin kasi kabisado yung pinakasukat na ginawa ng hapon na ganun talaga ang kilo, no? So sa mapapansin natin, tinututok niya lagi sa gilid, no? Hindi niya tinapat muna bago niya itinapat sa gitna. At mapapansin natin yung mga naka-file, no? Napakaraming gold bars, no? Na masasabi nating hindi rin basta-basta yan. Ang ganung karami, ang hirap gawin yan. Namumuhunan ka talaga kung sakaling yan man ay piki. May big time financier talaga ito pagka piki man ito. At mahirap din pumiki ng mga ganitong klaseng bari-barita sapagkat kung tanso man yan na pinlated, ginold-plated, ay gagastos din sila ng napakalaking halaga
sa pagpa-plated niyan, then yung metal pa, kung sakaling tanso yan, ang gagawa sila ng ganyan ay mahal din ng puhunan. Mga around 5,000 pesos sa pag-carb, kasama na dun sa pag-carb yung tagagawa. No? Kasi may mga tagagawa ng mga tanso na ganyan na pwedeng i-plated yan. At kung gumawa man talaga sila ng ganyan ay napakaraming bar at napakarami ding pera ang ilalabas. So may big time financier ang posibleng gumawa nito kung sakaling man ito na piki itong mga bars na ito na kanila ipinapakita. So sa mapapansin natin, pansinin natin yung mga nakasulat, no? Yung mga nakasulat ng litra sa mga bar. Yung pong mga bar noong mga Japanese Imperial Army noon ay hindi po ganyan ang pagkaukit, no? Hindi nakalitaw ang pagkaukit. Yun po ay nakalubog, no? Naka-engrave na nakalubog. Kumbaga, kung sa tatak ng kalabaw, nakikita niyo magtatak ng serial number sa puwitan na parang sinusunog ang puwitan ng kalabaw. Ganun, naka-engrave siya sa pailalim, hindi po naka-umbok, no? So pag nakaumbok, yan po ay parang kinarb lang ng ordinaryong tao, no? Mga ordinaryong Pilipino na nagka-carb siguro, hindi kasi ganyan ang gawa ng mga Japanese Imperial Army. At naggawa sila ng asido, yung nitric acid na pang-testing po dyan sa mga bare-bareta. At inislice nila yung pinatakan nila ng asido. So yung pinatakan nila hindi nag-react sa acid. So ang gold kasi hindi nagre-react sa acid yan. Posibleng yung inopen nila ay nilagyan din nila yan ng gold na natutuo, no? Pwede kasing tapalan yan. Pag inislice mo yan, pwedeng tapalan. Hindi kasi natin nakita kung paano inislice yan bago nila nilagyan ng asido. So kung nakita natin na inislice nila yan na walang cut, masasabi natin totoo yung bar na yan. Pero kasi nakita na natin na naka-slice yan, pwedeng tinapa lang yan bago nila binuhusan ng asido. Yan po ay obserbasyon lang natin na posibleng hindi totoo yan, posibleng ginawa ng big time financier, sapagkat yung pagkasulat na sa mga bar ay hindi dapat nakaumbok, kundi nakalubog yung mga nakasulat. So kung makakita tayo ng mga nakaumbok, kaduda-duda pa yung mga bars na yan. At sa dami niyan, mahirap ngang pikiin yan. Kung wala tayong pera na panggastos po sa pagpa-plated, panggastos po sa paggawa ng mga barbar na mga tanso, kahit na lead yan o tingga yan, ay napakahirap pong makahanap ng mga tingga o bibili ka pa ng tingga na mahal din ang kilo, nung lead mahal din. So malaki din ang ginastos ng mga yan. So maniwala na sana ako doon, pero may nakita tayong mali. At dito, sa obserbasyon natin dito sa mga bare-baritang ito na kulay yelo talaga, ay makikita natin na perfect yung pagkabar na ito, no? Makinis, tapos halatang bago pa ang pagkagawa. Tapos kung bare-barita ito ng mga Japanese, ay hindi ganito ang itsura. May tatak kasi yun. May mga serial number yung Japanese bars o mga nalut nila sa bangko ng mga gold bars. May mga serial number yun na itinatak ng mga Hapon at naka-engraved yun, hindi nakaumbok. So kinilo pa niya. Nakikita natin yung kilo, kung ilang kilo dyan. Pansinin natin yung kilo, ilang kilo lang yan. Nag-shortcut pa yung kilogram, hindi naman siguro yan kilo na pwedeng kiluhan ng kiluhan ng mga manok, kiluhan ng mga bigas yan. Yung kiluhan kasi ng mga bars na yan, na mabibigat, ay dapat kiluhan talaga ng pangkiluhan ng metal. Hindi ganyan na pangkiluhan ng bigas at saka manok. May box dyan ay pinapakita, luma. Yan, posibleng luma talaga yan. Pero yung bar na ipinapakita ay kaduda-duda pa, no? Hindi pa natin sigurado yung mga bar na yan, sapagkat hindi ganyan ang mga bars ng mga Japanese Imperial Army, no? May mga sulat talaga yun. Tinatakan kasi nila yun bago nila ibinaon.
Kaya kaduda-duda pa rin, no, itong kanilang video. Kung sakaling ito man ay totoo, ito pong kanilang nakuha, nahukay, ay napakalaking pira po ito, napakalaking kayamanan na masasabi nating isa sa pinakamalaking treasure na kanila pong nakuha. Pero sa tingin natin, sa tingin ko ay hindi po pasok sa tunay, no? Hindi po pasok sa tunay yung kanyang itsura. Sa itsura pa lang kasi, pwede na nating ma-judge ito pong kanilang mga bars, no? Sapagkat may idea tayo, may na-research tayo tungkol po sa mga bars ng mga Japanese Imperial Army. At isa pa, pwede nang ibenta yan na pakunti-kunti. Hindi na kailangan maghanap pa ng buyer niyan. Kung sakaling ano, piraperosuhin mo yan, baka ilikom ka ng halaga, pwede ka magtayo ng pawn shop, negosyo, at ilista mo ang mga bar na yan na iyo, at pwede mong maibenta na yan sa bangko, no, na hindi ka mahihirapan sapagkat nakapag pundar ka na ng pawn shop, no. Sa pamamagitan po ng pawn shop ay legal na ang pagbibenta ng mga bars. Kung sakaling naghahanap talaga sila ng tunay na buyer, ay hindi mahirap ang magbenta ng mga ganitong klasing bari-baritang ginto, mga Katresor Hunter.